Hi guys! Welcome back to Karyana Channel. For today's video, magkakaroon tayo ng tutorial for YouTube Settings 2020. Marami kasi sa ating mga small YouTubers like us na nung nag-start kami mag-YouTube, is hindi namin talaga alam tong settings na to na dapat pala ganito, dapat pala ganyan. So ngayon, para po sa inyo, para po malaman nyo yung mga basic YouTube Settings 2020, so, ituturo ko po siya sa inyo within this video, nasa title din naman. Before we start, click the subscribe button down here and like this video and share this to your friends na mga gustong mag-YouTube or mga nakapag-YouTube na hindi alam yung settings na to, kung paano ayusin, kung para saan nga ba ito. So, guys, let's start! iOS or Android dyan, na mga walang mga PC or walang laptop, yung kaya sa browser ng cellphone nyo, yun yung sa kabila, yung sa taas, yung tatlong dot, and click nyo yung desktop view para po makasunod kayo sa tutorial natin ngayon. Para pare-parehas tayo. Ayun, i-click natin yung Chrome. Yan. Sa YouTube channel, mga nasa YouTube channel na tayo ngayon. Click natin yung profile natin and then click nyo yung YouTube Studio. So, ayan, makita natin yung YouTube Studio natin. I-click natin tong settings. Wait, ilagay natin siya dito. Makakarang kasi boy. Dyan, tapos click natin yung settings. So, ayan, mapupunta tayo dito. So, dediretso tayo agad sa channel. Sa channel tayo agad. So, makita nyo dito is meron tayong basic info. So, yung basic info na yan, marami tayong mga keywords sa channel natin. So, ano nga ba dapat talaga yung mga nilalagay dito sa keywords na to? Nakikita nyo dito is meron ako Karyana channel, isang letter C na big yung sa unahan and small letter. So, syempre maraming mga taong natatypo. So, kahit i-type nila Karyana channel all small letter or Karyana channel all caps lock or big letters, is lalabas pa rin yung channel natin. Syempre, mga small YouTuber tayo, hindi tayo kilala. So, kapag sinearch nila yung channel nyo at hindi ka ganun ka sikat, hindi siya agad lalabas, diba? Mahihirapan kang hanapin. So, sa keywords, pagka nilagay mo na yung tamang spelling ng channel mo or kahit anong spelling na iniisip mo na baka i-type nilang ganun, so, lalabas pa rin yung channel mo. So, importante dito, nakalagay talaga kung paano yung spelling ng channel mo. Like, for us, is Karyana, big letter C, and channel, big letter C. So, yun lang naman yung gamit ng keywords. So, kayo, kailangan ganun yung gagawin nyo. Ilalagay nyo kung paano yung spelling talaga ng channel nyo para mas madali siyang mahanap ng mga viewer and para mas mabilis siyang lumabas. Nakikita nyo dito, diba? Mga, Karyana channel, small, may small letter, may big letter. So, ganun. Para lumabas agad yung channel. Magtataka kayo dito, nakikita nyo meron siyang BM800 microphone. So, kasi sa channel namin is itong BM800 microphone, siya yung pinakamaraming views. So, kung magsa-search yung mga viewer ng BM800 microphone, kung willing silang bumili nun, so, may chance na lumabas yung review namin or yung channel namin doon sa BM800 microphone. So, naglagay ako ng prompts, challenges, kasi mukbang. Naglagay ako niyan kasi yung channel namin is more on mga pranks, challenges, and mukbang. So, nakita nyo dito, naglagay ako ng Kindy Challenge. So, may uploaded kami ng compilation ng Kindy Challenge. So, if ever yung viewer mag-search sila sa YouTube na Kindy Challenge, is may possibility na lumabas yung compilation na nasa channel namin. Song covers, dahil nag-song covers din kami, small Pinoy YouTubers. So, nagtataka kayo ba't naglagay ako niyan and Pinoy YouTubers. Paka, kung magsa-search, out of curiosity yung viewer,
pag sinerch nila yan, small Pinoy YouTubers is may chance na lumabas yung channel namin sa homepage nila. Yun lang yun. So, maglalagay kayo ng keywords nyo kung ano yung ganap ng channel nyo sa YouTube. Next is country, which is Philippines. Siyempre, taga-Philippines tayo. So, let's proceed sa advanced settings. Sa advanced settings naman, may kita nyo dito, meron tayong tinatawag na Children Online Privacy Protection App or yung COPPA na nakalagay dito, ipipiliin nyo lang dito kung ano yung akma sa channel nyo. Meron ditong tatlong pagpipilian. Pwedeng yes, set this channel as made for kids. Pagka yung channel nyo is pwede sa bata or pang bata talaga yung mga ina-upload nyo. Meron ding no, set this channel not made for kids. So, kung yung video nyo naman, alam nyo naman na hindi siya pang bata, so pwede nyo siyang piliin. So, in our case, pinili namin, I want to review these settings for every video. Kasi kung mapapanood nyo other videos namin, may mga kasama kami bata na pang tawa-tawa lang, happy-happy lang, ganun. Nag-guest kami ng mga bata. So, kaya namin siya nilagyan. Hindi namin siya sinet as no, sinet as yes. Kaya ginawa lang namin na every video gusto namin siyang i-review. Next is subscriber count. So, naka-check dito yung display the number of people subscribed to my channel. Kasi, kaya siya naka-check para lang makita ng mga nanonood kung ilan yung subscriber ng channel namin. So, gusto namin makita nyo. Kaya namin siya din-display. Advertisement. Wala pa naman tayong advertisement. Kaya, nalaktawan na natin yan. So, next is branding. Dito sa branding is, kung nakikita nyo dyan sa screen nyo, na meron nakalagay dito ang pictures nyo dyan, try nyo po. Itutok nyo yung mouse nyo dyan, is lalabas na subscribe. So, yung branding is para siyang nakadisplay sa screen mo, or sa entire video. Entire video kasi yung pinili ko. So, para lang yung habang nanonood sila is lalabas na subscribe. Merong iba ginagawa dyan is subscribe talaga yung nilalagay nila dyan. Pero, in our case, naglagay kami ng picture namin. Tapos, pag tinutok nyo dyan, pwede nyo siyang rekta subscribe habang nanonood. So, dito naman, may nakalagay na display time. Pwede nyo siyang piliin as nakalagay lang siya or lalabas lang siya sa end ng video. Pwede rin custom kung saan nyo lang siya gusto lumabas. And entire video. So, para sa amin, entire video, may kita nyo siya dyan. Naka-display siya sa whole video. Para anytime, pwede nyo siyang i-click ng subscribe. Habang nanonood, magkakapag-subscribe sila agad sa inyo. So, next is feature eligibility. Mga features to sa YouTube, kailangan i-enable mo siya para magawa mo yung mga yon. So, yung sa mga small YouTubers dyan na wala, hindi pa sila enable dito. Gawin nyo na po, i-enable nyo na po. Aaninin nyo lang siya sa number nyo. So, itong default features, pwede ka nang mag-upload, pwede ka nang gumawa ng playlist mo, collaborators, playlist, tas gawa ka ng mga new videos, existing playlist, yun yung mga pwede mong gawin pagka naka-enable siya. So, dito naman sa isa, is yung video mo pwede siyang longer 15 minutes, pwede rin gumawa ka ng custom thumbnail, live stream, tapos mga claims. So, kailangan mo lang dito is i-verify mo yung phone number mo para ma-enable mo itong dalawa. So, i-enable nyo na yan, guys. So, next na is upload defaults, basic information. So, nakalakita nyo title. Vlog lang yung nilagay ko. Siyempre, every video naman natin, iba-iba yung title. So, naglagay lang ako dyan ng vlog para dalagdagan ko na lang siya ng vlog 41, vlog 42, vlog 43, gano'n. Tapos, dito naman sa kabila is yung title ng video ko. Nilagay ko na siya dyan para, di ba, at least, konti na lang yung ilalagay natin. So, dito naman sa description, naglagay na rin ako ng description. May kita nyo dyan, hello guys, welcome back to Koreana Channel. Tapos dito may ilalagay kung ano yung masasabi mo sa uploaded video mo ng araw na yon. So, mag-i-scroll ka, may kita nyo yung camera use, application, tapos yung kung paano ma-shoutout, ganon.
nakalagay na siya para hindi ka every video copy-paste or type ka ng type, di ba? So, ang iladagdag mo na lang dito is yung kung ano ba yung topic mo doon sa video na i-upload mo on that certain day. Laking tulong din to kasi less oras ng pagta-type, pag-aano, di ba? So, nandiyan na siya, naka-fix na siya, dadagdagan mo na lang, mas madali. Sa public visibility naman, is naka-public lang yung pinili natin. Syempre, para public yung videos natin, para makita ng lahat. So, yun lang yun. Dito naman sa tag is hashtag siya ng kada videos mo. So, nakalagay lang is Karyana Channel and subscribe. Syempre, depende pa rin yun sa mga, katulad nga na itong description, depende siya sa mga i-upload mong videos. Kaya, pagka bawa, about sa mic, about sa prongs, lagay mo dyan, magdagdag ka ng tags. Ganun. Depende yon sa videos na i-upload mo. So, dito naman sa advanced setting, ito maraming naguguluhan dito, guys. Dalawa kasi siya. Yung creative common attribution is, for example, yung videos mo, pinapayagan mo yung ibang user or ibang YouTuber na gamitin yung videos mo at i-upload nang walang pahintulot mo. So, pinapayagan mo silang ganun. Ang standard YouTube license is pwede mong i-claim yung video mo na iyo. Na kapag may mga gumamit ng videos mo na hindi mo alam, pwede mo silang bigyan ng mga tinatawag na copyright strike or copyright claim kasi may kakayanan ka kasi videos mo yon. So, kailangan nakaganto lang kayo lahat lagi. Siyempre, hindi naman kayo papayag na gagamitin ng iba yung videos nyo. So, sa category naman, is pinili namin is entertainment kasi more on entertainment naman yung videos namin. So, marami dito, film, animation, music, pets, sport, gaming. So, pwede kayong mag-select kung ano ba yung ano ng channel nyo. Wala naman. Wala, naka-off lang yan. Naka-none. Wala naman kami nilalakay. Comments. Allow comments. Naka-allow comments kami. Kahit anong i-comment nyo, pwede nyo i-comment. So, meron tayong iba't ibang comments dito. Merong allow all comments, which is yun yung pinili namin. Merong hold potentially inappropriate comment for review. Merong hold all comments for review. Meron din namang disabled comments. So, sa disabled comments is yung hindi na talaga makakapag-comment yung mga viewers mo sa videos mo. Kasi naka-disable na siya lahat. So, next is permission. Sa permission naman is pwede kang mag-add ng mga channels or account na pwedeng gumalaw sa channel mo. So, parang admin kumbaga. So, sa case namin is kami lang talaga yung gusto namin gumalaw. Pero, kung gusto nyo, since kung busy man kayo, hindi nyo masikaso yung channel nyo, pwede kayong mag-add ng accounts. Click nyo lang yung invite. So, kami lang talaga yung gusto namin gumalaw ng channel namin. Is sa community o automated filters. Itong moderators is hindi naman siya necessary. Katulad nung isa kanina, moderators, kung sinong gusto mong mag-control ng channel mo, ganon, yan o, may nakalagay naman siya dito. Approved users naman, hindi rin naman siya necessary, kaya wala kaming nakalagay. Is para siyang VIP ng channel mo, gusto mo kung may mga YouTuber ka man na gusto mong makita mo agad yung mga comments nila, ganon, ilalagay mo sila dito. So, hidden users naman. Ito yung mga naka-block sa channel mo. Yung mga gusto mong ayaw nilang makita yung channel mo, ganon, dito mo sila ilalagay. Sa block words naman, kung may mga ayaw kayong words na i-comment or makita nyo sa channel nyo, pwede nyo siyang ilagay dito. So, in our case, wala naman kahit ano namang words tinatanggap namin. Block links, yan, hindi rin kami nagpo-block ng mga links, ganon. So, sa defaults, allow comment, ganon na rin yun, katulad kanina sa about comments. And message in your live chat. So, hindi pa naman kami nakakapag-live, pero naka-check na rin yan para in case, diba, kung makakapag-live kami, pwede kayong mag-comment. Okay guys, i-click nyo lang yung save pagkatapos nyo. So, yun na po yung mga YouTube settings. So, kung hindi nyo pa nagagawa yan sa channel nyo or kung balak nyo gumawa ng YouTube channel, is gawin nyo na po ito sa channel nyo kasi makakatulong po talaga ito sa inyo. That's it for today. Don't forget to like this video, comment kung may mga gusto pa kayong
regarding this video. And click the subscribe button, yung icon dito. So, baka kung may mga bago kaming upload, please makita nyo sila agad. Yun lang guys, see you! Bye-bye!